mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibo Cable Television Network. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw, probinsya ng Aklan. Magandang araw, Kalibo. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Narito ang nangungunang balita sa linggong ito. Curfew sa bayan ng Kalibo mas pinaaga. Ilang mga pagbabago sa mga protocols ipapatupad. May report si Judy Vicente. Simula nitong Mayo 30 ay nilagay na sa alas 9 hanggang alas 4 ang curfew hours sa bayan ng Kalibo. Ito ay kasunod ng bagong executive order ni Mayor Emerson Lachica bilang aksyon sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Nakapaloob sa executive order ang paglimita sa mga okasyon at sa mga bisita upang maiwasan ang transmisyon ng nasabing sakit. Pinaalahanan rin ang magagawa ng okasyon na ipagbigay alam sa barangay at humingi ng permit 10 days bago ang event. Nakalahad sa permit kung anong okasyon, saan ang venue, ilang tao ang bisitang dadalo na mga miyembro lamang ng pamilya. Samantala, ang protocols naman sa mga namatayan, nililimitahan muna ang pagtanggap ng bisita at 15 katao lamang ang pinapayagan. Sa araw ng 10, dahil hindi maiwasan ang maraming dadalo, ay dapat sundin ang minimum health standard protocol. Pinapaalahanan rin ang huwag munang tumanggap ng customers sa mga karaoke bars, clubs, bawal rin ang pagperiya, paglabas sa mga playgrounds, bawal rin muna ang pagsasabong at striktong ipapatupad ang 50% dine-in customers sa lahat ng restaurants at iba pa. Pinapayuhan naman ang lahat ng establishmento na higpitan ang pagpapatupad ng no face mask at face shield policy. Ang nasabing executive order ay nagsimula nitong Mayo 30 upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa sentrong bayan. Jorele Vicente, Kalibo Cable News. Tourist arrivals sa Islang Boracay nananatiling mababa. May report si Valdomir Toriano. Nanatili pa rin mababa ang bilang ng mga turista na dumarating sa Boracay. Umabot lamang sa 1,742 ang bumisita mula May 1 hanggang May 30, 2021. Ayon kay Malay Municipal Tourism Officer Felix De Los Santos, inaasahan na masalok pang kakunti ang bilang ng mga turistang bibisita sa isla dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Ang pinakamataas na nailistang tourist arrival sa Boracay ay 161, samantalang ang pinakamababa naman ay umabot lang sa 11. Karamihan sa mga ito ay galing sa Western Visayas at may ilan rin nang galing sa Batangas. Nanatili ring ipinagbabawal na makapasok sa isla ang mga nanggaling sa National Capital Region dahil sa ipinatupad na NCR Plus bubble. Sa kabilang banda, ipinahayag ni De Los Santos na nakapasa na sila ng listahan ng mga tourism workers sa Boracay para sa kanilang pagbabakuna. Inaasahan na rin nila na sa buwan ng Hunyo ay papayagan na ng National Interagency Task Force na makabiyahe ang mga turista para unti-unting makabangon ang turismo sa isla ng Boracay. Valromer Toriano, Kalibo Cable News. Bayan ng Altabas pansamantalang nagpatupad ng liquor ban. May report si Jorile Vicente. Nagpalabas ng Executive Order No. 16 Series of 2021 ang alkalde ng Altabas na si Mayor Denery Fall Jr. tungkol sa pagpapatupad ng temporaryong liquor ban sa bayan ng Altabas. Nakapaloob sa EO na ipinagbabawal ang pagbebenta at pagbibiyahe ng alak sa nasabing bayan simula June 1, 2021. Kaugnay nito, magkakaroon rin ng checkpoint ang mga kapulisan upang matiyak na walang lalabag dito. Dagdag pa rito, inaabisuhan rin ang mga concerned agencies tulad ng PNP, BPLO, MDRRMO at iba pang government officials, barangay officials at barangay tanod sa pagpapatupad ng executive order. Samantala, nagpalabas naman ng Executive Order No. 15, Series of 2021, ang alkalde para sa mga business establishment ng nasabing bayan na hanggang alas 4 ng hapon ang kanilang operasyon maliban na lamang sa mga pharmacies. Layunin ng nasabing guidelines na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa munisipalidad ng Altabas. Jorele Vicente, Kalibo Cable News. LGU Balete nagpalabas ng bagong executive order matapos mailagay sa high risk level ng COVID-19.
May report si Rio Trico. Dahil sa biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bayan ng Balete, itinuturing na itong nasa high-risk level ng Department of Health Region 6. Dahil dito, nagpalabas ng dalawang bagong executive order ang lokal na pamahalaan tungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng special health protocols sa buong bayan sa loob na 14 na araw simula May 31 hanggang June 13 ngayong taon. Nakalahad sa Executive Order No. 21 na iisang miyembro lang ng kada household ang papayagang lumabas maliban na lang kung may mga authorized person outside residence sa loob ng bahay. Hindi rin papayagan makalabas ang mga residenteng nasa edad 15 anyos pababa at 65 years old pataas. Sinuspindi na rin muna ang pagtanggap ng mga uuwing locally stranded individuals kasama na ang pagpapatupad ng liquor ban at pag-adjust ng curfew hours. Nag-abiso rin ang lokal na pamahalaan sa mga empleyado nito sa pagbabago ng kanilang schedule. Samantala, sa Executive Order No. 22 naman, nakalahad ang mga guidelines single sa mass gatherings. Pinapayagan naman ang pagdaos ng misa at mga worship services ng iba't ibang simbahan pero dapat ay nasa 30% capacity lang ito. May nakalatag namang mga alituntunin para sa iba't ibang pagtitipon sa loob ng 14 na araw na effectivity ng nasabing order. Napag-alamang sa pinakahuling tala ng Aklan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, as of May 31, ang bayan ng Balete ay may 70 kabuuang naitilang kaso ng COVID-19, 44 ang gumaling, 25 ang naka-facility quarantine, at isa ang naka-admit. Rio Trico, Kalibo Cable News. DepEd Aklan, ikinagagalak ang pagtatapos ng school year 2020 to 2021 sa darating na Hulyo. May report si Jorile Vicente. Ikinagagalak ng Schools Division Superintendent na si Dr. Miguel Mac Apusin ang nakatakdang pagtatapos ng school year 2020-2021 sa darating na July 10, 2021. Binati rin niya ang mga mag-aaral sa kanilang pagsisikap, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang na malaki ang kanilang kontribusyon sa pagpapaaral sa kanilang mga anak sa panahon ng pandemya. Ayon kay Dr. Apusin, ang schedule ng graduation at moving up ceremonies sa mga pampublikong paaralan para sa kindergarten, grade 6, 10, and 12 ay maaaring isagawa sa July 10. Ang mga pribadong paaralan naman ay nakadepende sa kanilang school calendar ang schedule ng kanilang end of school year rights. Dagdag pa niya, walang mangyayaring face-to-face graduation at moving up ceremonies bilang pagsunod sa mga ipinapatupad na health protocols. Dahil sa COVID-19 pandemic at magsasagawa na lamang ng virtual graduation at moving up rights na ipapalabas at mapapanood sa mga social media platforms upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19. Samantala, hinihintay pa ang anunsyo ni President Rodrigo Duterte kung kailan ang pagbubukas ng school year 2021-2022. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Mga kabilang sa A1 Priority Group sa Aklan, umabot na sa 76% ang nabakunahan. Umabot na sa ngayon sa 76% ang mga kabilang sa A1 Priority Group ang nakatanggap ng bakuna kontra COVID-19 sa probinsya ng Aklan. Batay sa Aklan Provincial Health Office, as of May 27, 2021, nasa 9,564 na ang mga Aklanon ang nabakunahan sa unang dose na target na mahigit 12,576 na nasa Priority Group A1. Nasa 14% na rin ang mga nabakunahan ng unang dose sa A2 Priority Group o ang mga senior citizens, kung saan mahigit 7,829 na mga Aklanon ang nabakunahan sa target na 55,362. Samantala, base sa tala ng DOH as of May 25, 2021, umabot na sa 3,466,314 ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna at 1,029,061 naman sa ikalawang dose ang mga nabakunahan sa buong Pilipinas. Randy Nacospag, Kalibo Cable News. Lalawigan ng Aklan na nanatiling nasa MGCQ.
mananatiling nasa Modified General Community Quarantine ang probinsya ng Aklan sa buong buwan ng Hunyo. Ito ay batay sa Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong Mayo 31 kung saan inilatag ang mga bagong quarantine classification sa buong bansa. Napabilang sa Modified Enhanced Community Quarantine ang lugar ng City of Santiago, Cagayan, Apayao, Benguet, Ipugao, Puerto Princesa City, Iloilo City, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay, Del Sur at Del Norte, Cagayan de Oro, Butuan City at Agusan del Sur. Isinailalim naman sa GCQ ang NCR Plus Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite with restrictions. Gayon din sa lugar ng Baguio, Kalinga, Mountain Province, Abra, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Batangas, Quezon, Iligan City, Davao City, Lanao del Sur at Cotabato City. Ang natitirang bahagi ng bansa ay isinailalim naman sa Modified General Community Quarantine, kabilang na dito ang probinsya ng Aklan, probinsya ng Antique, Iloilo, Negros Occidental, Guimaras at Capiz, habang ang Iloilo City at Roa City naman ay isa sa ilalim sa Modified Enhanced Community Quarantine. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News! Ilang miyembro ng ating community sa Boracay nabigyan ng Theoretical Driving Course Certificate para makakuha ng student license. May report si Jorile Vicente. Mahigit 39 na mga miyembro ng ating community sa isla ng Boracay ang nabigyan ng Theoretical Driving Course Certificate upang makakuha ng libreng student license. Ayon kay Engineer Marlon Velez ng LTO Aklan, ang programang ito ay naging matagumpay sa pakikipagtulungan ng ilang mga sponsors, kung saan layunin nito na mabigyan ng libreng student permit ang mga katutubong ati sa isla para magkaroon ng lisensya sa pagmamaneho. Itong Theoretical Driving Course is a requirement para kumuha ng student permit. Okay, and then nung na-complete na ng mga ati yung 15 hours na seminar na binigay namin, pumunta doon last week si Assistant Director Art Apolinar. Siya yung chief ng committee ng Drivers Education Center ng LTO Regional Office 6, kung saan sila yung nagbibigay ng Certificate of Completion sa lahat ng mga na-seminar namin. And nung na-kompleto na yung requirements nila, naghanap kami ng sponsors. Actually, yung sponsors is mga employees din namin sa LTO at saka sa HPG. Kasi 39 yung mga ati na beneficiary natin. Initially, that was 42, pero merong hindi na-qualify, so naging 39 na lang. And bawat empleyado sa amin, no, dito sa Kalibo District Office, may nag-sponsor na tag-iisang ati. So nagbigay sila ng panggastos sa mga ati, sa medical certificates nila, at saka sa student permit fee. So umabot yan ng 750 pesos per ati. So dito sa LTO Kalibo District Office, 10 yung na-sponsor namin. Yung Highway Patrol Group Aklan, 10 rin yung na-sponsor nila. Yung LTO Malay Extension Office, 10 rin. Yung Riders Club na Mayo Nation Aklan Chapter. So may na-sponsor din sila na 3. And then yung iba, hindi na nagpakilala, nag-sponsor din. So nakumpleto yung 38 na mga atis. Ang mga benepisyaryo ay pawang motorcycle riders na naninirahan sa Ate Village sa isla ng Boracay. Samantala, nagpaabot naman ang mensahe si Engineer Velez sa publiko na gumagawa rin sila ng hakbang para makapagbigay ng free driving course, lalong-lalo na sa mga hindi maka-afford na magbayad sa driving school. Meron namang mga kapatid tayo na mahihirap din na hindi maka-afford na mag bayad ng driving school, no, because that is 2,000 pesos, no, pagkuha pa lang ng student permit. So I requested the regional office na bigyan ng authority yung LTO Kalibo District Office na ma-establish yung driving yung Drivers Education Center, no, para makapagbigay kami ng free na theoretical driving course sa mga kababayan natin na taga-Aklan. So nag-grant yan ng regional office, and then yesterday, kahapon din, nag-launching rin kami. Nag-start kami ng libreng
theoretical course dito sa Kalibo. No, so lahat ng mga residents ng Aklan, no, pwede, no, kasi wala tayong pinipili na mahirap man o may kakayahan sa pagbayad, no, as long na makapag pa-schedule sila, because this is an appointment system na transaction. So nagpapa-appointment kami, nagpapa-schedule kung kailan. Pero yung challenge lang sa amin is because yung area natin dito is maliit. That is why para maka-observe tayo ng social distancing, 8 lang yung magkasya sa aming lecture room. No? So sa 8 na yan, it would take 3 days bago nila makumpleto yung 15 hours. That is why we have 8 students per batch, and it would take 3 days for them, no, para makumpleto. So yun, no, pag nag-schedule kami, 8 per batch lang muna. Jorele Vicente, Kalibo Cable News. Alkalde ng Batanaclan nagpalabas ng bagong EO tungkol sa okasyon at pagtitipon-tipon sa kanilang bayan. Nagpalabas ng bagong executive order ang alkalde ng bayan ng Batan na si Mayor Rodel Ramos tungkol sa adjusted community quarantine measures sa mga okasyon at pagtitipon-tipon sa kanilang bayan. Nakapaloob sa EO ang mga family gatherings kagaya ng fiesta or magiging limitado lamang sa malapit na miyembro ng pamilya at kabahayan. Nasa 50% capacity lamang ang pinapayagang makadalo sa mga religious activities. Sa paliligo naman sa mga baybayin at mga inland waters ay pawang mga residente lamang ng Batan ang pinapayagan. Dagdag pa dito, ang mga accommodation establishment ay pinapayagang magbukas, ngunit sa maximum 50% operational capacity at magiging limitado ito sa mga residente ng Batan, kung saan kinakailangan pa rin sumunod sa no face mask, no entry at social distancing. Ang tagapamahala naman ay magtatalaga ng full-time occupational safety and health officer upang matiyak na nasusunod ang minimum health protocols. Samantala, ang curfew hours ay mananatili naman sa alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Mga turista na galing sa NCR Plus, pinapayagan na makapunta sa isla ng Boracay. Alamin sa report ni Jorely Vicente. Bukas na ang isla ng Boracay sa mga turistang mula sa National Capital Region, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Ito ay base sa Resolution 118A na ipinalabas ng Inter-Agency Task Force on Emerging and Infectious Diseases, kung saan pwede nang makapunta ang mga residente mula sa NCR Plus bubble simula June 1 hanggang 15, 2021. Dahil dito, mananatiling bukas ang isla ng Boracay sa mga turista na manggagaling sa lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine o Modified General Community Quarantine. Dagdag pa rito, siguraduhin lamang na available ang flight ng mga airline company. Samantala, kinakailangan pa rin ng mga travelers na mag-comply ng mga requirements ng LGU Malay bago makapasok sa isla, tulad na lamang ng hotel reservation galing sa DOT, accredited establishment na mayroong CAO, government-issued ID, travel details at S-Pass. Jorele Vicente, Kalibo Cable News. Numero ng mga turista na pumapasok sa isla ng Boracay nananatiling mababa. May report si Rio Trico. Nananatiling mababa ang tourist arrival sa isla ng Boracay nitong buwan ng Mayo. Ayon sa datos mula sa Malay Tourism Office, mula May 1 hanggang 31 ngayong taon, nakapagtala ng nasa 1,777 na tourist arrival ang isla. Karamihan sa mga ito ay mga Aklanong tourist na umabot ng 1,036. 551 naman ang mula sa ibang probinsya sa Western Visayas, 69 mula sa Calabarzon, 45 mula sa Central Visayas, at ang natitira ay mula sa iba't ibang parte ng bansa. Matatanda ang mula noong buwan ng Abril ay lalong sumadsad ang numero ng tourist arrival sa Boracay dahil sa pagpapatupad ng NCR Plus bubble. Gayunpaman, umaasa pa rin ang mga negosyante na muli itong makabawi sa natitirang mahigit 6 na buwan ngayong taon. Rio Trico, Kalibo Cable News.
Iilang mga opisina sa LGU naman siya temporaryong isasarado. May report si John Ronald Guarin. Temporaryo munang isasarado ang iilang mga opisina para sa disinfection sa LGU Numancia pagkatapos may nagpositibong empleyado sa COVID-19. Ayon sa public advisory ng LGU Numancia na kanilang ipinabas noong June 2, 2021, pansamantala munang isasarado ang Office of the Municipal Mayor, Office of the Municipal Engineer, Office of the Municipal Planning and Development Coordinator, Public Employment Service Office, Office of the Sangguniang Bayan, Office of the Municipal Treasurer, at Office of the Municipal Assessor. Ang temporary closure sa mga apektadong opisina ay mag-umpisa sa June 3, 2021 araw ng Huwebes, habang patuloy pa rin ang regular na operasyon ng ibang mga opisina sa LGU Numancia. Sa ngayon, 16 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong bayan ng Numancia, kung saan 2 dito ang admitted at 14 ang naka-home quarantine. John Ronald Guarin, Kalibo Cable News. Libreng sakay ng DOTR at LTFRB, umarangkada na sa probinsya ng Aklan. May report si Rio Trico. Ikaw ba'y isang frontline healthcare worker na nagko-commute papunta sa trabaho? Abay, magandang balita po ang dala ng LTFRB dahil nagsimula ng umarangkada dito sa probinsya ng Aklan ang libreng sakay para sa mga frontline healthcare workers na programa ng Department of Transportation at ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa eksklusibong panayam kay LTFRB 6 Regional Director Richard Osmeña, sinabi niya na isa sa mga layunin ng programa ay para matulungan ang mga operators at drivers ngayong may pandemya. This program na Libre Sakay is a program of DOTR and LTFRB. Libre Sakay for our health workers and Libre Sakay for our authorized persons outside the residence or APOR. This program is a part of the Bayanihan Act which will help our operators and our drivers per se, no? Sa ining pandemic. Ito raw ang unang pagkakataon na naipatupad ang naturang programa sa probinsya ng Aklan. This is actually the first time, no? Actually, we started already in Iloilo. And the province of Iloilo, we have a total of 197 libre sakay libot-libot subong. And we have extended it to the province of Aklan. Sa kasalukuyan, mayroong 28 mga bus na nag-ooperate sa buong probinsya sa iilang mga ruta. Sa 28 buses going around now, no, we have Ibahay to Katiklan and vice versa. We have Kalibo to New Washington and vice versa. We have Kalibo to Makato and vice versa. Kalibo to Malinaw and vice versa. Kalibo to Venturanza and vice versa. 17 of these 28 buses are owned by Southwest and 11 are owned by Ceres. I would like also to take this opportunity na magpasalamat gid sa bulig sang Southwest and Ceres or Balyakar. Ang libreng sakay ay programa sa ilalim ng Service Contracting Program ng DOTR at LTFRB sa buong bansa kung saan milyon-milyong mga essential workers na ang natulungan. Rio Trico, Kalibo Cable News. Barangay Balabag at Manok-Manok sa isla ng Boracay idineklarang drug cleared. May report si Isamiza Ulda. Idineklarang drug cleared ng Regional Oversight Committee ang Barangay Balabag at Manok-Manok sa isla ng Boracay. Ito rin ay kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Don Dixie L. De Dios, Acting Chief ng Malay PNP sa kakatapos lang na Regional Oversight Committee deliberation sa Zoom meeting kasama ang Regional Director ng PIDEA Region 6. Kasama rin sa nadeklarang drug cleared ng Regional Oversight Committee ang 15 barangay sa Bayan ng Malay. Samantala, nagpahayag naman ng ilang programa ang PIDEA Director General na si Wilkins Villanueva kay Mayor Frolibar Bautista, Acting Mayor ng Malay, tungkol sa mga barangay drug clearing program, kasalukuyang status at pagmomonitor ng mga drug surrenderers, pagpapatupad ng Balay Silangan Reformation Center
at parameters sa kung paano maging drug-free ang isang tourist destination. Isa Maid Zaulda, Kalibo Cable News. Kalibo International Airport Development Project pinasinayaan na. Balitang hatid ni Rio Trico. Matapos ang ilang taong paghihintay ng maayos na airport, pinasinayaan na ang development project ng Kalibo International Airport na isa sa mga daanan papunta sa kilalang isla ng Boracay. Dumalo sa inauguration si Department of Transportation Secretary Arthur Tugade para personal na makita ang nasabing proyekto. Nandun din ang ilang mga local officials, kinatawan ng Land Transportation Office, LTFRB, at Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa panayam kay Secretary Tugade, ikinatuwa niya ang pagtatapos ng renovation. Anya malaki ang maitutulong nito sa mga pasahero at mapaparami ang mabibigyan ng oportunidad na makatrabaho rito. Ako'y nagagalak at nabuksan natin at na-inaugurate yung tinatawag na pagpalawak at paglaki ng passenger terminal dito sa Kalibo at pag-aayos ng tinatawag na apron and runway. Ang ibig kong sabihin nito ay magiging mas komportable, mas convenient ang pagbiyahe ng mga turista at ng mga mananakay. Ang ibig kong sabihin nito, kung meron ho tayo mga senior citizen, meron mga persons with disability at merong pamilya may mga kaanak, na kung sila'y magbabiyahe dito sa paliparang ito, magiging mas komportable at convenient. Ang ibig kong sabihin nito, yung ekonomiya ng Aklan at kapaligiran ay mapapaunlad at mapapalaki. Nung ginawa ho itong expansion of the terminal saka renovation ng tinatawag na apron, ay meron na tayong empleyo na mahigit 250 workers. Ang ibig sabihin nito, ngayon natapos na to, yung mga magtatrabaho dito sa gusaling ito ay madadagdagan pa. Mga 300 na magtatrabaho ngayon dyan, madadagdagan pa at mapaparami. Ito ho ang tinatawag na Kalibo International Airport. Night rated. Maski lulubog ang araw, pwede kang magbiyahe, umalis at dumating. Ibig sabihin, okay lang ang pagbiyahe dito, anuman ang oras, may landing at landing. Sa pamamagitan nito, mas mapapalawit at mas mapaluluan ang pagbiyahe ng ating mga kababayan, kasama na ho yung mga turista at mga involved sa turismo. Sa inyong lahat, supportahan ho natin ang Kalibo International Airport. Rio Trico, Kalibo Cable News. Lisensya para sa mga ate community, i-turn over na. Alamin sa report ni Judy Lee Vicente. I-turn over na ang lisensya para sa 39 na miyembro ng ate community sa isla ng Boracay matapos mabigyan ng theoretical driving course certificate. Pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, Congressman Chudorico Harisco, Governor Florencio Miraflores, Kalibo Mayor Emerson Lachica, LTFRB 6, Regional Director Richard Osmeña at Engineer Marlon Velez ng LTO Kalibo ang pag-turn over nito. Maliban dito, isasama rin ang ate community sa libreng sakay na programa ng kagawaran ng transportasyon para mag-aral ng pagmamaneho kung saan ito ang kasalukuyang proyekto ng LTFRB at Land Transportation Office. Dagdag pa rito, magbibigay naman ng 20 e-trikes sa kanila. Ito ay gagamitin upang maging partner ng Aklan sa turismo ng Boracay at para magkaroon ng dagdag na hanap buhay. Jorile Vicente, Kalibo Cable News. Isikyo sa probinsya ng Antique, pananatilihin mula June 1 hanggang 30. May report si Isa May Saulda. Mananatili sa Modified General Community Quarantine o MGCQ ang probinsya ng Antique mula June 1 hanggang June 30, 2021. Ayon sa inilabas na guidelines ng mga opisyales ng Antique, kinakailangang magpakita ng negative RT-PCR test, notice of coordination mula sa LGU na pupuntahan at aprobadong S-Pass ang lahat ng mga travelers o LSI na papasok sa probinsya ng Antique. Kaugnay nito,
Pinaalalahanan rin ng DOH Region 6 ang lahat ng mga travelers na walang exempted sa negative RT-PCR test, kung kaya't pati ang mga batang may edad 2 pababa na kasama ng mga travelers ay nire-require rin ng magpakita ng negative RT-PCR test. May higpit pa rin ipinagbabawal ng probinsya ng Antique ang pag-travel sa Iloilo kung hindi naman kinakailangan. Dagdag pa rito, nasa 10 PM hanggang 4 AM naman ang curfew sa probinsya at ipapatupad na rin ang liquor ban. Hindi pa rin pinapayagan sa lugar ang cockfighting at mga social gatherings. Sa ngayon, inaatasan ng lokal na pamahalaan ng Antique ang lahat ng mga local executives na mabakunahan ng mga nasasakupan nito para makamit ang herd immunity sa probinsya. Border checkpoints ipinapatupad sa probinsya ng Iloilo. Balitang hatid, Isamiza Ulda. Magsasagawa ng border control checkpoints ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ang nasabing border checkpoints ay magiging epektibo sa June 4 hanggang 18, 2021. Ayon kay Iloilo Police Chief Colonel Gilbert Guerrero, ang ipapatupad na border checkpoint sa Iloilo ay para higpitan ng lahat ng mga non-essential travelers sa loob at labas ng probinsya. Dagdag pa niya, hindi papayagan na makapasok sa lugar kung walang maipapakitang travel pass na makukuha sa barangay o municipal government. Base sa Executive Order No. 175 ng Iloilo Province, mahigpit na iniutos sa probinsya ang municipal quarantine sa mga non-essential travelers at tanging mga authorized person outside their residences o APORs, returning residents, at overseas Filipino workers ang papayagan lamang na makatravel sa lungsod. Kaugnay nito, ang APORs na kabilang sa papayagan na makatravel sa lungsod ay ang mga health at emergency frontliners, government officials, duly authorized humanitarian assistant actors, mga individual na may importanteng lakad tulad ng medical o humanitarian reasons, at mga galing at papuntang airport, mga individual na papasok sa trabaho, at ang mga operators ng public utility vehicle. Samantala, ang mga APORs mula sa mga national government agencies ay kinailangang magpakita ng government travel pass. Nakapaloob sa travel pass ang pangalan ng government office, LGU, company o employer, address at contact number nito, pangalan at address ng empleyado, rason ng pag-travel, at pangalan at signatura ng issuing officer. Sa ngayon, iginiit ng LGU ng Iloilo na kailangang makontrol ang bawat galaw ng mga tao sa probinsya para maiwasan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Isa Meza Ulda, Kalibo Cable News. $2.2 million doses ng Pfizer aasahang darating sa June 11. Aasahang darating ang 2.2 million doses ng bakuna mula sa Pfizer-BioNTech sa June 11, araw ng Biyernes. Ayon kay Carlito Galvez Jr., ito ang pinakamalaking shipment ng Pfizer doses na darating sa bansa pagkatapos dumating ang mahigit 193,000 doses ng Pfizer noong May 10, 2021. Ang bakuna mula sa Pfizer ay kabilang sa most preferred COVID-19 vaccine brands base sa Social Weather Station Survey dahil sa 95 to 99% efficacy rate nito laban sa COVID-19 at sa mga variants nito. Subalit ito ay donasyon mula sa COVAX facility, ibibigay lamang ang mga bakuna sa mga indigent o mga kabilang sa A5 Vaccine Priority Group. Dagdag pa ni Galvez, ibibigay rin ang mga bakuna sa mga frontline health workers, senior citizens, at persons with comorbidities sapagkat marami pa rin sa kanila ang hindi pa nababakunahan. Kasama ang iba pang mga bakuna na darating dito, inaasahan na magkakaroon ng 4 hanggang 5 milyong doses ng mga bakuna sa buwan ng Hunyo. Sapat ang supply na ito para mabakunahan ang economic frontliners at indigent Filipinos sa ikalawang linggo ng buwan. John Juan Aguarin, Kalibo Cable News. At iyan ang mga nakalap na balita sa linggong ito. Ako po si Randy Nacusmag. Ito ang Kalibo Cable Weekend News. Magandang araw!